Magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers sa Biyahing Kapo at sa aking mga visitors dito sa aking YouTube channel, ang Biyahing Kapo. Sa araw po na ito ay dadalhin ko kayo sa isa sa pinakamagandang lake dito sa Europe. Ito po ay tinaguri ang one of the paradise lake in Italia. At dito po matatagpuan sa Coron Venosta. We are the first group of Filipino who invaded and visited Lago de Rescia. O maaari mang marami ng mga Pilipino ang naunang nakapunta dito. Pero pag sinasabi po nating grupo, ay kami po ang Biyahing Kapo, ang una pong nakapasok sa lugar na ito. So, ituturo ko po sa inyo kung paano makapunta sa lugar na ito na hindi po kayo mahirapan. Kung saan po kayo, saang party kayo dito sa Italia o saan man party sa mundo, ay dapat pag kayo'y nakapunta sa Italia, lahat man ng access, ay kailangan na sumakay kayo ng biyahe papuntang Meran, o kaya sa Italiano ang pangalan nito ay Merano. So kahit kung kayo nanggaling sa Milano o nanggaling sa Roma o Napoli whatsoever, basta lahat ng train na meron pong destinasyon papuntang Meran ay pwede nyo pong sakyan. Pero ang pagkakalam ko, lahat po ng high-speed train dito sa Italia ay hanggang Bolzano lang po. Pagdating po sa Bolzano, meron po kayong dalawang option. Pwede kayong sumakay ng bus at pwede kayong sumakay ng regional train papuntang Meran. Pagdating nyo po sa Meran, ang biyahe po doon, isa lang po ang biyahe doon, yung regional train from Merano hanggang Males. Pagdating po sa Males, ay kukuha po kayo ng another bus papuntang merong rotang Reskensi, o I don't know how to pronounce in Germany, kasi ito po German words, German name, Reskensi. Ang Reskensi, ito po ang name ng Lago Rescia, sa pangalan na Rescia. At napakaganda po ng lagong ito kasi ang lagong ito ay divided in four category, in four territory. Sa kaliwang bahagi, ito po ang boundary ng Switzerland. Sa kanang bahagi naman, ito po ang boundary ng Austria. At sa dulo o yung north ng na bahagi ng lake, yun po ay kabahagi na ng Germany. At mula sa pinaka-edge ng lake, ay mga 100 to 200 meters, nandun na po ang dugano sa tatlong bansang ito. Kung saan, nandun na po ang passport control. Kung saan kayo gustong pumasok papuntang Switzerland, papuntang Germany at papuntang Austria. At ang lake na ito ay isa sa pinakapaboritong lake na pinupuntahan ng mga tao dahil ito ay napaka-situated and a very remoted area at napakaganda talaga ng lake na ito. At meron pong history na dapat nyong alamin bakit ito kailangan bibisitahin at bakit ito kailangang puntahan. Lake Rescia is located at the western part of South Tyrol in Coron Venosta. So, ang Lago de Rescia ay meron po itong maliit na bayan na ang pangalan ay Coron Venosta, kung saan matatagpuan po natin ang famous na bell tower, ang isang legendary tower noong 14th century na siya na lang po ang naiwan. Ito po tower na ito. Ito po ay napaka-historical na tower dahil ang tower na ito, ito po ang tower ng simbahan ng Coron Venosta na ang bayan noon nagsasubmerges into water and it became lake. So, ang storya po nung unang panahon, ang gobyerno po ay nakitaan na itong Lake Rescia ay malaking potential na magbigay ng pinakamalakas na hydropower electric supply. So, ang ginawa po nila ay lake ang Coron Venosta, kumbaga isinama, nagiging party siya. So, kasi kailangan magkaroon ng malaking area ang lake para malakas ang power supply ng ng current. So, ang proposal ay nagsimula noong 1920 at gawa noong unang panahon, itong mga taon na to ay panahon pa ng World War II at ito po ay naumpisahan ng 1939 at natapos hanggang 1950. So, sa mga panahon na yon, ang mga tao dito ay
talagang ano, nag-fight, pinight po nila ang kanilang rights na hindi po matabunan ng tubig ang kanilang bayan, and even they signed out a letter, a petition letter, and protested to the government, pero hindi po sila pinakinggan hanggang ito po nga kanilang mga hinanaing ay pinaabot na po nila sa Vatican City, ngunit pati po ang Pope noong unang panahon ay wala pong magagawa dahil ang proyekto na yon ay para sa tao, para sa gobyerno, para sa tao at sa tao. So magbe-benefits po ang mga tao. So wala pong nagawa ang mga tao noong unang panahon. So ang nangyari po noong 1950, the Coron Venosta submerges into water and it becomes lake. So para po sa mga foreign tourists na pumupunta dito, ay for those foreign tourists, they considered Lake Russia as one of the best tourist destination in all season. But for the local people living in here, the bell tower of Coron Venosta remind the great sadness of the loss of their livelihood. Dahil ang kanila po mga pangkabuhayan at kanilang hanap buhay ay natabunan po ng tubig, at ang kanilang bayan ay nagiging lake. So they become all their livelihood wash away and become lake. So yun po ang pinakatrahedya na nangyayari sa kanilang buhay ng unang panahon. So binigyan naman po sila ng relocation ng government, at ang gilid ng Coron Venosta, kung ating makikita, meron po mga kabahayan dyan sa gilid. Yan po ang mga relocation site na ibinigay ng gobyerno para po sila ay makalikas. Ngunit pagkatapos po ng pagkatapos po na submerged into water, into lake ang kanilang bayan, ay karamihan po sa mga nakatira doon ay umalis na. Dahil para sa kanila, ayaw na po nilang malaala ang trahedya sa kanilang hanap buhay na ginawa ng gobyerno para sa kanila. At para po sa kalaman ng lahat, ang lugar na ito ay very rich, ang lake na ito ay very rich in aquatic resources. Ito po ang tahanan ng mga vandace fish, yung mga brown trout fish, perks, pikes, rainbow fish, at saka yung mga white fish. Marami pong uri na klaseng isda ang naninirahan sa lake na ito. At ang Lake Russia ay meron po itong 120 million cubic meters of water, at meron po itong altitude na 1498 meters, at meron po itong surface na 677 hectares, at ang lalim po nito ay merong 28 meters, at ang kategory po sa lake na to, ito po ay artificial man-made lake. At ang bell tower, ang legendary tower ng Coron Venosta, at ang famous na legendary church tower ng Coron Venosta ay tinanggalan na po ng bell noong 1950. At ang pinagtataka na ng mga tao dito, ng mga local residents dito, na hanggang ngayon nakakarinig pa rin sila ng tunog ng bell. So nagkakaroon na po ng mysterious ang lugar na to na hindi po kaya explain, hindi lang po sa tower, kundi nakakarinig din sila ng mga umaawit sa loob ng tower na ito. So sana po, mahabang istorya nito, pero sana po nagustuhan nyo ang story ng aking nilalahad ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.